Pati mo na lang dyan. Buti naman nakabil ka na dito. Si Vanessa. Pinalayas ko na. Di ba yun naman yung gusto mo? Ikaw, bakit nandito ka pa? Huling usapan natin na alis ka na. Oo, nung gabi na may nagtangkanan naman sa buhay mo. Pwede pa rin naman, pero yun ba talaga yung gusto mo? May iwan kami isa dito. After all we've been through, hindi ko naman ini-expect na masamahan mo pa ako dito. At magpakaanak sa'yo. You saved my life. Gusto kitang pasalamatan. Kahit anong gusto mo. Kaya mo bang isuko ang sarili mo sa mga pulis? Pagbayaran lahat ng ginawa mo sa akin at sa mga tao mahal ko. Pagbayaran sina Vanessa at Brian sa lahat ng ito. Ang tamang sagot, hindi pa. Kaya dito na muna ako hanggat sa umayos ka. Saka tayo magtutuos. Tumawag ako sa office mo kanina. Maaga ka daw umalis. At saan ka nagpunta? Mind telling us o magsisinungaling ka na naman? Oh, alam ko na. Galing siya kina Tita Vanessa. Sinek ko lang siya. She's our family friend. Na-aksidente si Lucas. What do you expect me to do? We want you to at least care about us, Dad. Dad, hindi mo lang kami family friend. Anak mo kami. Have you checked up on us? Kung anong nararamdaman namin? Kung okay lang ba kami? Siyempre. Dad, based kung saan ka galing at kung kanino ka nag-aalala, ang linaw-lino na sa amin ngayon kung sino mas mahalaga sa'yo. Gusto mo palang uminom ng wine, di sana nagpasabi ka sa helper para natulungan ka. Stop. You don't think I can do things on my own? Huh? Kala ko pa alis ka na. Malungkot nga mag-isa, diba? Iiwan pa ba kita? Sige na, ako nang bahala dito. Umakyat ka na. Bibigay ko na lang sa'yo mamaya. Ako na sabi. What are the things you're doing? Tinutulungan kang kumain. Obvious naman na hindi mo kayang kumain mag-isa. Ayaw na kumain. Busog na. Busog? Ito naman. Wala na may ibang tutulong sa'yo na kumain. Mamili ka lang. Ako o tatawag na ako ni helper? Sige na. Huwag ka na mahiya. Muya. Isa pa? Isa pa. Ayaw ko na. I'm done. Okay. Oh. Ayos ka lang?
I'm fine, I'm fine. Oh. Aalalayin na kita. Baka masubsob ka ulit, mapasama pa yung bagok mo. Dali na. Sorry po, na-late ako. Nagsabi naman po ako kay Betchay. Oo, hindi mo nga daw maiwan si Lucas. Magaling naman na po siya. May iniinda lang na galos kapag kumikirot. Pero kaya niya na yung sarili niya, ate. Kanina, hinintay ko lang po si Jordan na dumating para po may maiwan sa kanya. Ka na ba kay Lucas? Awa lang naman po ang kaya ko ibigay sa kanya eh. Pero hindi bilang pamilya, bilang tao. So, anong ibig sabihin yung awa mong yan, Lena? Pag dumating ba yung araw na matalo natin ng mga Narciso? Maaawa ka pa rin sa kanya? Kung tinatanong ninyo ay kung mapipigilan ba ako ng awa, hindi. Ba't naman ako titigil? Sa tuwing nakikita ko siya, bumabalik sa akin ang lahat ng sakit. Sana yung sakit na yan ang gamitin mo para hindi tayo maligaw sa ating objective. Alam mo, ate, naisip ko, baka kaya ko siya naligtas para mapagbayaran niya pa lahat ng atraso niya sa atin. Masyadong madaling parusa yung mamatay. Para na rin siyang nakatakas na hindi man lang naghirap o nasaktan. Hindi po ako papayag. Hindi yun justisya. Di ba pumasok ka na? Ba't bumalik ka? May iniiwan na ako pero pabalik na ako ng office. Ano palang plano mo? Mag-aaya ka bang kumain? Malapit na birthday mo? Nagsisimula na nga ako mag-countdown eh. Sa reaction mo, nakalimutan mo ah. Wala kang plano mag-celebrate? Wala. Naman eh, parang taong-taon natin sinu-celebrate yung birthday mo. Sir! Sir, ito na ho yung pinapaasigaso ninyo sa akin. Alis na ko ba? Sir! Jordan. May dalas yung baril. Galit na galit. Ano nangyari? Ngayon lumabas yung DNA test nila ni Adrian. Malamang pupunta yung kay Conrad. Kailangan natin siyang sundan. Baka ano pang mangyari? Dito ka na lang. Masyadong delikado. Sama ako. Paalisin mo yung hayop na yan. Dapat nakapasok dito. Lahat ng tauhan mo, may presyo, Conrad. Kaya ngayon ako nandito sa opisina mo, kaharap mo, may pasalubong sa'yo. Lucas, ibababa mo yung baril mo.
Ikaw naman ang magbabayad sa akin ngayon. Wala akong alam sa mga sinasabi. Hindi ako naniniwala sa'yo! Liar! Traidor! Nakang-utang talon? Lahat ng meron ka, lahat-lahat yan! Posible lang dahil sa aming mga Narciso! Lucas, pinagpaguran ko, pinagtrabahuan ko ang pwesto ko! Look at you. Pati sarili mo, niloloko mo na, Conrad. I made you! Royal Wellness ang bumubuhay sa maliit mong AA Corporation. Ako ang nagpondo sa kampanya mo hanggang maging commissioner ka. Koneksyon at pera ko ang bumubuhay sa'yo! Kung makapagsumbat ka, akala mo hindi ka nakinabang sa tulong ko? Lahat na tulong mo, pinagbayaran ko, pinagservisyuan ko sa pamilya mo, sa'yo! Lucas! Tablado tayo, Lucas! Alam mo yan sa sarili mo! Saan ka kumukuha ng lakas na loob na magsalita sa akin ng kanya? Habang nakasalalay sa akin kung bubuhayin pa kita, Conrad. Oh, I'm sorry, I forgot. Wala pala akong binubuhay sa mga nag-traidor sa akin, kahit kailan! Sige! Sige, Lucas! Patayin mo ako! Sige, patayin mo ako! Alam naman natin na mamamatay tao ka! Patay. Dapat tayo yung talaga kita, Conrad. Hello, Ray? Sige po. Ano sabi ni Nino? Papunta na sila. Halika. Tara na. Hayop ka! Hayop ka! Pwede kitang patayin ngayon dito! Nang hindi pa nanagutan ang pagpatay ko sa'yo! Sinugod po ko rito! May nalakang baril! Hayop ka, Lucas. Nakakalungkot! Nakakalungkot na dito magtatapos ang patagal na natin pagkakaibigan! This is not the end! Hindi! Magpaalam ka na! Sisiguruhin ko sa'yo, hindi pa ito ang huli! Lucas! Sir? Commissioner! Commissioner! Paano yan? Hindi! Baril niya to! Sinugod niya ako dito, dala niya to, gusto niya akong patayin! I was just trying to defend myself! May karapatan kayong manahimik kung magsama lang kibo. Ano man ang sabihin ninyo, maaaring gamitin laban o pabor sa inyo sa anumang hukuman. May karapatan din kayong kumuha ng tagapagtanggol ng inyong pinili. Kung wala kayong kakayahan, ibibigayan sa inyo ng pamahala. Ang tao kaya magpatawad kalimutan ng atrasyo. Dapat kinikilala mo kung sino binabanggam. Kung sino nasa taas at kung sino nasa baba. Alam mo dapat ang lugar mo sa mundo. Sa baba. Kung wala ako ng isang salita, sinabi ko naman sa inyo magbabayad kayo. Kaya ito na ginigil lang. Bago po kami pumunta dito, dumaan po ako sa PAW. Ano sabi ng abogado dun sa sinampangkasa sa akin ng mga Narciso? Sabi po niya, gusto daw po talaga kayo idiin ng mga Narciso, kaya direct assault with attempted murder po yung final nilang kaso. Alam po nila na matatagalan tayo bago makalikom ng 120,000 pesos para pampiyansa ninyo. Napakasama talaga nila.
Kung sa iba, malamang na-dismiss na po yung kaso. Dad! Dad! Sinong may gawa na ito sa inyo? Si Lena? No, it's not Lena. It's Conrad. Your father! Siyang may gawa nito sa akin. Lena was telling me the truth. Niloloko niyo akong lahat. Hindi kita totoong anak. Si Conrad ang ama mo! Matagal niyo nang tinatago sa akin to! Dad, hindi totoo yan. Kailan lang nalaman ko yung totoo, hindi ko na talaga alam kung paano sasabihin ito sa inyo. Pero kahit ako, hindi ko matatanggap na hindi niyo ako anak. At kahit kailan, hindi ko tatanggapin yun. Oo, kadugo ko siya. Pero kahit kailan, para sa akin, ikaw lang ang tatay ko. Ikaw lang. Dad, gagawin ko ang lahat para ilabas ka dito. If you really want to help me, Adrian, secure all my belongings and get my lawyer. Listen. What the hell happened, Conrad? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Galing ako presinto. Nagbigay ako ng statement ko about what happened. O ano nga ba ang nangyari? Sinugod ako ni Lucas dito na may dalang baril. Ano ba sa tingin mong gusto niyang gawin? Ang sabi ng polis, ikaw ang inabutang babaril kay Lucas. Of course, I had to defend myself. Kaya alangan na mangayaan ko siyang barilin niya ako. Vanessa, hindi mo na dapat pinaproblema yan. Pabor nga sa atin eh, na alam na ni Lucas yung totoo. In the first place, hindi na sana natin naging problema to kung natuluyan si Lucas dun sa inutusan mong tao. Sa tingin mo ba, kaya ng kulungan na pigilan yung paghiganti ni Lucas? Ano ang maitutulong ko, sir? Isa lang ang gusto kong gawin mo para sa akin habang nasa loob ako. Watch over Lena. Bantayan mo siya. Ano? Oh, she's my only daughter. At nag-iisang susi kung paano ko nalaman ang pagluloko sa akin ni Conrad and Vanessa. Baka delikado ang buhay niya ngayon. I am the Commissioner of Salvation. Kaya kong bulukin si Lucas sa kulungan. I have the power. Look, Vanessa. Trust me. I promise you with all my heart. Poproteksyonan ko kayo ni Adrian laban kay Lucas. Kahit pa paano bilang ama niya, nag-aalala ko. Alam kong hindi na iba si Lena sa'yo. Maasahan ba kita, Jordan? Makakaasa kayo, sir. Wala akong problema. Hindi na ako magtatagal dito. Pero habang hindi ako nakakalabas, ikaw muna ang maging tenga at mata ko sa kanila. Baliktaran mo ako. Adrian! Alisin mo pa ba ako? Hindi. Siya ang aalis. Iwan mo na kami. Mabuti naman at napadalaw ka. Thank you at naisipan mo kung puntahan dito. I did not expect na mag-aalala ka. Hindi ako pumunta dito para kamustahin ka. Oh. May kailangan ka? Meron. I-atras mo yung kaso kay Dad. Palayain mo siya. Adrian. Kung mahalaga sa'yo ang relasyon natin bilang anak mo, pagbibigyan mo ako sa gusto ko. Adrian, delikado pag nakalabas ng kulungan si Lucas. Not only for me and your mom,
but also for you. Hindi totoo yan. Alam niya, hindi ako gagalawin ni Dad. Dahil para sa kanya, anak niya ako. At ako naman, ganun din ako sa kanya. Eh, sabi na hindi ka makikipag-cooperate, sana pala hindi na ako pumunta dito. Sukuan mo na kasi si Lucas para hindi na tayo magkagulo. And you know what? It will be a lot easier kung tanggapin mo na lang na ako ang ama mo. Dahil yun naman ang totoo. Bakit ba pinipilit mo na tanggapin kita bilang tatay ko? As if wala kang mga anak. You have two daughters. Bakit ba napaka-importante sa'yo na makuha ko? Para maging isang pamilya tayo. Tayo ng mama mo. Yun, ang totoo. Gusto mong makuha si mama. At ako magiging susi mo para mapamahal ulit sa'yo si mama. Well, I'm sorry. I will not play your game. Wala naman sanang problema kung hindi nang gulo ang Lena na yan dito. Don't you dare blame this on Lena. Kayo yung nanloko. Kayo yung nagtangka kay Dad. This is all on you. Ito na palang inabutan ni Lena pag alis nila ni Jordan. Malaking balita itong pagkakakulong ni Lucas. Ay, hindi lang para sa atin, pero para din sa Royal Wellness. Pero, duda ko parang handa sila para sa balitang ito. Ay, bigla ang pagbagsak ng mangyayari. So, anong balak natin? Well, inaasahan naman natin na talagang sasabog sa galit si Lucas pag nalaman niya yung totoo. Gagantihan niya si Vanessa at si Conrad. Pero, ang hindi ko in-expect, eh parang nabaliktad din sitwasyon. Halain mo nga naman. Siya na ang pinaikot, pero siya rin yung nakakulong. At dahil sa pagkakakulong na to ni Lucas Narciso, malaking epekto ang mangyayari sa market value ng Royal Wellness. Maari nilang ikabagsak ito. True yan, mga doksi. Eh, hindi naman po biro yung attempted murder, no? Paano pa po nila ilulusot ngayon niyan, eh, kung si Lucas na mismo yung napatrobol? Guys, remember our original plan was to buy out Royal Wellness. Agawin ito mula sa kamay ni Lucas Narciso. That's why bumibili tayo ng stocks. To become a good player, a big player at that. Pero with this recent development, we have to change our plans, Ramona. Otherwise, we'll have worthless stocks on our hands. Ibenta na kaya natin yung stocks? Well, worst case scenario, kung hindi sila makarecover kaagad, ay magsasara ang kumpanya. Ano iniisip mo? Kasi madadamay yung mga inosenteng empleyado ng Royal Wellness. Madadamay sila sa pagbagsak nito. Angel! Anong ginagawa mo dito, Lena? Anong ginagawa mo dito? Sagot! Bakit ka ba kasi dumating sa buhay namin? Sa buhay ko! Ang natatakot ka na. Ha? Aba, dapat kang matakot! Dahil gusto kitang saktan! Dahil galit ako sa'yo! Gusto kong maramdaman mo yung nararamdaman kong sakit nung nalaman kong niloloko mo ako! Lena! Tingnan mo ako! Tignan mo kung saan mo dinala yung pagmamahal ko sa'yo. Sira na yung pamilya ko! Ikaw, Lena! Sinira mo ko! Nakakaawa ka, Adrian. Nakakaawa ka dahil masasamang tao mga magulang na meron ka. Umalis ka na dito. Umalis ka na at huwag na huwag ka nang babalik pa!